Hello everyone! Welcome sa League Photos and Film. And today episode, I will show you kung paano natin ginawa ang mga photos na ito using only the smallest speed light in the photography. Welcome back guys! Dito po sa League Photos and Film, isa na naman Photoshop tutorial ang ating ipakikita ngayon. At syempre dun sa mga bago lang dito guys, this channel is all about photography, filming, shooting in nice location, review, unboxing, at syempre meron din tayong Photoshop tutorial tulad nito. Today, ipakikita ko sa inyo yung isa sa pinakamaliit na speed light. Siguro, ito na yun. No? Ito yung Godox TT350 for Sony. Marami to. Kung Canon ka, kung Nikon ka, meron silang ganito. Okay, in this case, ito medyo talagang sasabihin natin na bibihira ang gumagamit kasi napakaliit niya, and then siyempre the more smallest yung source ng light mo, mas harsh siya. Kailangan mapalaki mo siya, okay? But in this case, this kind of photo, no, ginawa natin to using only this. But of course, medyo kailangan natin mapalaki yung source ng light natin. To be able to do that, kailangan natin ng phone board. So guys, ito, kung makikita nyo kasi doon sa behind the scene ko ngayon, hindi nyo makita masyado kung ano yung itsura, hindi nyo makita yung speed light kung saan nakalagay, no? Ito, meron tayong dalawang phone board dito, ganito, no? Okay, although kahit na yung iba kasi B-flat ang ginagamit na medyo expensive. Ito, phone board lang pwede ito. Depende kung anong klaseng kukunan nyo, kung nakatayo siya, nakaupo, so yung size, medyo i-adjust nyo, okay? In this case, ito phone board na to ay parang B. Nakikita nyo ba? Parang B-shape siya. So, dito natin ilalagay, kukuha tayo ng isa pang tripod, dito natin yung ilalagay yung ating speed light. So, kailangan mo ng isang mount. Marami naman kasing nakikitang mount na pwede natin hot shoe, no? So, ganito siya. Pwede nyo siyang ilagay na ganito. And then, ito nga palang speed light na to ay dalawang AA battery lang siya. So, napakaliit talaga niya, no? Pwede nyo ilagay sa isang stand at makikita nyo ba? Pakita ko sa inyo. Ito lang. Pwede nyo siyang ilagay dito. So, ganyan siya. At dito nyo siya ilalagay sa gitna. Okay? So, that yung tapo ng light, magi-spread out siya. So, ang ginamit natin dito sa shoot na to ay sa more on headshot siya, no? Portrait 85mm 1.8 at saka yung ating Sony A7 III. At ang light natin ngayong tutorial na to ay ito lang. Lahat ng makikita nyo, ito lang ang ginamit natin. So, ang power natin dito, 1 over 4 power ang ginamit natin dito pag-shot. At syempre, yung ating camera setting, ISO 100, speed light, no, 1 over 160, aperture ay 7.1. And then, of course, yung posing ng ating mga model, guys. Depende yan kung ano ang gusto nyong ma-achieve sa inyong portrait. Kung gusto nyong mas dramatic, pwede nyo siyang nakaside talaga siya, no? At saka, guys, itong speed light, naka 45 degree angle siya ng model. So, most of the time, pwede nyo siyang papose na medyo nakaharap doon sa light. So, that's makakukuha niya na, makukuha niya yung softer shadow, no? Pwede rin yan, naka-straight sa camera, pero siyempre, magiging dramatic talaga siya. Half lang yung magkakailaw niya. But, I will show you some poses din dito. At, siyempre, para rin maiba yung dimension at magka- meron ng ibang approach dun sa kuha natin ng portrait. It's really a matter of posing at kung saan yung angulo ng kuha sa model. Okay? So, I hope you enjoy this one, guys. And keep in mind.
guys, ha. And of course, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, consider subscribe dito po sa ating channel. Every week po, mayroon tayong mga video na ipalalabas. At syempre, kung meron kayong mga comment o suggestion, you just comment down below. And of course, yung sa ating model guys, si Angeline, no? Meron siyang TikTok at meron din siyang Instagram account. You can follow her, no? Nandiyan siya sa description. Okay guys, until the next video dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!